Welcome. So isa na naman walang kakwenta-kwenta ng video, mga idol. Nagigil ka? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dahil nagsisimula na ulit sa trabaho. Ang trabaho ko nga pala ay dito sa barko bilang isang steward o messman. Medyo mahal ang internet kaya hindi masyadong makapag-upload ng video. Ang 2 gig ay nasa $50, good for 2 months. Share ko lang sa inyo, mga idol, kung ano ang trabaho ko dito bilang isang messman o steward. Let's go! Ito nga pala yung pisina ko. Ito yung officer's mess room. Dito kumain yung mga official. Ito yung tsaka nila. Isa Aladdin. May lalabas na genie dito eh. Mag-ini mas mo. Sa video ito nga pala guys, i-share ko sa inyo kung ano ang trabaho ng isang messman o steward. Ito nga pala guys yung main office namin. Ito yung kusina. Ito yung pantry. Ito yung kainan ng mga crew na Pilipino. Ito yung smoke room. Deliver tayo ng tatlong tsaka sa bridge kasi mahilig sila mag-tsaka every 2 hours minum sila ng tsaka. Mga pala yung boss ko sa kusina, siya si Chief Cook o Mayor. Hello, Mayor. Yes. Ito. Hello, Your Mama. Hello, guys. Ito nga pala si Your Mama. Mama namin sa barko. Hello, Your Mama. Yes, Papa. Swerte ng mga crew. Swerte namin dito ngayon guys dahil masarap na magluto ang mayor namin. Para pa aming may mama, magaling pang gumawa ng tinapay at saka maalaga sa mga crew. One eternity later. Mga pala yung dishwashing. Hindi na mapapagod mga hugas. Bro, anong ulam, bro? Ngayon, bro, meron tayong manok. Manok? At manok. At manok? Hindi, wow. Oh, sige, bro. Masarap yan, bro. Sir, ano pong masasabi niyo sa pagkain dito, sir?
ay hindi masarap, wala sa ayos yung nagluluto. Sino pa man nagluluto? Ako din. Ako din. Ah, kayo din. Sir, masasabi niyo sa pagkain dito, sir? Ayos, ayos yan. Number one, no? Hindi nagkamali yung pagkain sa pagkain. Daling talaga niya, no? Ni your mama magluto. Tita. Kaya naman yung makapal kong buho. Sana ganito lagi, no? Ah, sir, no? Gabi naman. Sana ganito lagi, kasama ka ba? Kala ko. Sir, anong masasabi mo kay Mayor? Ang masasabi ko kay Mayor, ay si Kai, the best. Shout out kay Cookie. Yung Cookie namin, hindi lang number one, the best. Number one, thank you very much. Sige, sir. Hindi po siya lasing. Number one, the best. 12 years na pa sa out. Out na sa pero ang daming dal. Kikita niya, guys. Oh, lalo. Bulo ng tupa. Hindi po siya lasing, ha? Hindi po siya lasing. Ito po yung number one cook na ang Marlo. Si Chief Cook Leonard Cordova. Iba-iba ang tawag sa mesman, depende sa uri ng barko. Pero dito sa barkong nasakyan ko na bulk carrier, ang aking job title ay mesman/steward. Ang mesman na posisyon ay isang entry level na trabaho sa barko. Minsan nga, yung ibang mga graduate ng BSMT at Marine Engineering ay dumadaan muna sa pagka-mesmans para makapagbarko at doon na ma-promote bilang OS o Ordinary Seaman at wiper naman para sa makina. Stepping stone din ito para sa pagiging kusinero o chief cook sa barko. Medyo mahaba-haba ang listahan ng trabaho ng isang mesman, pero ang pinakauna sa listahan ay ang pagtulong sa kusinero upang mag-prepare o maghanda ng pagkain. Tulad ng paggawa ng salad at desserts at pag-serve ng pagkain sa mga opisyal. Ako rin ang nagseset ng mga mesa, naghahatid ng kape at iba pang mga inumin. Mag-ready ng malalamig na tubig, juice o soft drinks. Parang isang waiter na din ang trabaho ko. Pagtapos naman ng oras ng pagkain ay lilinisin ko na ang mesa at mga messals ng opisyal at crew. Dapat laging malinis ang mga kainan sa lahat ng oras at kailangan ko ding hugasan ang mga plato, kaldero at mga kawali na ginamit ni Chief Cook o Mayor. Ako rin ang in charge sa paglilinis ng mga alleyway, smoke rooms, ship's office, galley, mess rooms, stairway, cabin store, provision store at kabina ng Big Four tulad ni Kapitan, Chief Engineer, Chief Mate at Second Engineer. Kailangan kong palitan ng linen o bedsheet once a week at kunin ang kanilang mga basura sa kabina. Speaking of basura, ako din ang in charge para kumilekta ng mga basura sa galley, mess rooms, smoke rooms at ship's office. At kailangan ay nakasegregate o magkakahiwalay ang mga plastic at papel. Ako rin ang in charge sa pagtatapon ng food waste. Ako rin ang in charge sa pag-aayos at pag-i-inventory ng cabin store at paggawa ng requisition o pag-order ng mga kailangan supply tulad ng sabon, linen, bedsheet, laundry detergent, cleaning chemicals at mga gamit sa kusina. Ako rin ang in charge sa breakfast dito sa nasakyan kong Turkish ship. Kailangan kong gumising ng maaga para hindi maghabol sa oras. Dapat ay nasa gali na ako ng 5:30 ng umaga dahil magluluto pa ako ng kanin at ulam ng mga Pinoy na crew dahil 7 o'clock ang kanilang umagahan at ako rin ang magpe-prepare at gagawa ng umagahan ng mga Turkish na opisyal. Kailangan ay nakaset up na ang kanilang mesa bago mag 7:30 oras ng umagahan. Kailangan ay may stock na juice at gatas sa ref para sa lahat. Pagdating ng 9:30 ay kailangan gumawa na ako ng Turkish tea at i-deliver sa bridge at ship's office sa oras ng kapihan sa alas 10. Ganoon din sa hapon, gagawa din ako ng 2:30 para sa kapihan ng alas 3. Pagtapos ng breakfast ay kailangan ko ng budgetin ng oras sa paglilinis at paghuhugas ng mga plato at kaldero.
Buti na lang at napakaswerte ko sa nakasama kong kusinero dito sa barko dahil lagi niya akong tinutulungan sa paghuhugas ng mga kaldero at paglilinis at pagkokolekta ng mga basura. Oo nga pala, ako din ang in-charge katulong si Mayor sa paghahanap at pagtatapon ng mga expired na pagkain at bulok na prutas at mga gulay. Minsan, pag wala nang ginagawa, ay paperworks naman ang trabaho ko dito. Lalong-lalo na pagtapos ng provision. So guys, yan nga pala ang mga trabaho ko. Mukha lang mahirap pero kayang-kaya basta may tiyaga at diskarte. Sabi nga nila, walang trabahong mahirap sa taong mataas ang pangarap. Basta ang mahalaga ay marunong tayong rumispeto sa kapwa natin anuman ang kanilang lahi, kultura o relihiyon. Maraming salamat nga po pala sa panonood.